actually, nakakatakot ho yan. Mukhang disinformation ang kakalat sa mga susunod na taon. Huh? Oo. Siyempre, sila yung itatap ng mga gustong bumuo ng troll farm. May nakiusap kay Ina Evans na huwag nang ituloy yung pag-host. Kasi nga, medyo yung mga fans si Catherine nagre-react. Huh? Oo. Oh, Joey De Leon. Oh, nagbanggit ka ng lubid. Pangit yun. Nag-sorry na yung management. Ang mas gusto namin marinig, mag-sorry ka. Nga, naka-offend ako sa ibang sensibilidad ng mga tao. Sorry. Hindi kabawasan sa pagkatao, paghingi ng paumanhin. Ito, Ogie, parang may pinariringgan ka. Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ay, ito naman po si Papa O, si Ogie Diaz. Ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? I-Chika Mo Na Dali! Oy, nako. Diyos ko, maraunang muna sa lahat. Maraming salamat sa lahat po ng nanood sa amin kagabi. Yes, grabe. Hindi kami makapaniwala na napuno yung venue. Diba? Parang neta yung pinuno natin. Hindi. Gusto lang namin kumagbulga kasi. Diba? Hey, thank you so much sa lahat ng mga kaibigan namin. Puro mga kakilala rin naman ang nandoon. Ha? Oo, kami-kami lang din ang nanood. Diba? Bukod dun sa mga curious sa amin. Oo. At hindi pa kami nakikita ng personal. Ayun. Diba? Oo. Oo, nagkaroon naman ng photo. Oh. Ay, may pa ganun. May pa photo. Oh. Diba? Kami na po nag-presenta kasi kaysa mama-offend kami. Ha? Parang mga previous giveaway. Thank you so much sa District 1 Manila ng BGC. Yes! Napakasarap ng food! Yes, kay Chef Jengsi Flores at saka kay Papa Freddy. Yes! Flores, ayan. Kay Carlo, kay Ma'am. Oo. Napakahusay ni Marisa Sanchez. In fairness. Diba? Ayan, oh. Kitang-kita, oh. Oh? Ah, diba? Siyempre, yung mga umirit pa ng repeat. Oh, saglit lang, ha? Siguro, pag-iisipan namin. Nakakalakas. Nakakarakos lang po namin. Oo. Huwag naman ako yung bigyan ng advance problem. Okay. At, eh, pero may pwede tayo mag-show sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo, di ba? Yes. Oo. Ayan. At syempre pa, nako, thank you so much sa lahat ng naniniwala sa amin. Salamat po. Sa lahat na nakisaya. Oo. Ay, nako, Loy, no, maalala ko. Kaninang umaga, nung nag-scroll ako dun sa Instagram, nakita ko yung kwento tungkol kay Maggie Wilson. Hoy! Teka lang! Huwag ka nang dumagdag! Bakit? Ang dami nang nasita! Ang dami na pahama! Oh my gosh! Ay, nako. Oo, quiet, nanay. Oo. Okay, so bago tayo magsimula, may papakita kami sa inyo kung bakit ako inaawat nila. Oo. Ito po. Nyo ba guys, galit na galit yung mga tigyawat ko ngayon. Gaya ng mga tao sa inyo. Tulad itong akasa na pagmamayari ni Maggie. Diba mga be, habang nag-i-scroll ako sa Instagram kanina. Alam nyo ba guys, habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung story ni Maggie Wells. Alam nyo ba guys, na habang nag-i-scroll ako sa Instagram, nakita... Nag-i-scroll ako sa IG ko, nakita ko yung Maggie... Habang nag-i-scroll ako dito sa TikTok mga kaulo, may nakita akong na-scam. Ang sakit ng ulo ko. Alam nyo ba guys, na habang nag-scroll ako sa Instagram, is nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Alam nyo ba guys, habang nag-scroll ako sa Instagram, is nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung My Day ni Ma'am Wilson. Ayan! Oh. Pare-pareho ang linya. So apparently, may script nga daw, Nay. Oo, na ayun, pinasa ngayon. Ayan, oh, kitang-kita, oh. Binibigyan ng directive o ng instructions ang mga influencers na kinuha nila para sirain ang akasa, yung business ni Maggie Wilson. Mm-hmm. Oo, eh syempre, hindi rin naman nagpapakabugtong si Maggie Wilson. Oo. Oo, dahil alam niyang merong people behind that. Mm-hmm. Yung mga influencers na tinitira siya. Mm-hmm. Ay, nako. Syempre, nagbabalak siyang idemanda itong mga ito. Yung manay, nasusulat nga yan. Ah, basa. Ito, sabi niya, to all the content creators, organizers, and others that participated in this campaign,
We have all your names and many of your IDs, places of work, school, etc. Even if the videos were deleted, many have messaged trying to pass the blame on others. Please DM at I am Tim Connor on Instagram with all screenshots of messages from your managers, friends, and others that instructed you on the campaign. Once we receive it, we will decide whether to include you in our legal action through the criminal justice system. We encourage you to present this within the next 24 hours. So ito yung resulta na meron na nagre-retract ng kanilang naunang mga sinabi sa TikTok. Dahil nga siguro ito, natakot sila na madimanda sila, hindi ba? At isa na nga dyan, yung nakita ko nag-sorry, ang pangalan niyata, Archie. Tito Archie, parang yun yung lagi kasama ni Aura at saka ni Vice Ganda sa mga TikTok. Yung Archie. So, ang tina-target nung kumontak sa kanila, dito sa mga influencers na ito, may mataas na following. At ito namang mga influencers na ito sa TikTok, o yung mga TikTokeries, talaga nung kumakagat sa offer. Hindi natin alam kung magkano yung offer sa kanila, no? Pero dito mo makikita talaga na pare-pareho yung linya nila. At oo nga naman, may script. Ayan. Actually, nakakatakot ho yan. Yung ganyan, di ba? Dahil mukhang disinformation ang kakalat sa mga susunod na taon. Siyempre, sila yung itatap ng mga gustong bumuo ng troll farm. Yung mga ganyan. Di ba? Kaya mag-ingat-ingat po tayo, no? Huwag po natin ibenta ang ating dignidad at yung ating integridad. Pwede rin naman tayong kumita sa ibang paraan. Huwag yung magpapauto tayo sa maliit na halaga. O kung malaking halaga man yan, alamin nyo sa inyong sarili, worth it ba na ibenta ko yung kaluluwa ko para magkalat ng disinformation or misinformation? Yung produkto na ay okay, pero pag halimbawa mga impormasyon na ganyan na, diba, parang isipin mo minsan, ano yung motibo ng mga ng mga gustong magpakalat ng ganitong impormasyon, no? O kaya, naku, sa mga kapwa natin na mga influencers at content creators, wag po tayong magpapabiktima. Gusto kong intindihin, Loy, kung saan sila nanggagaling. Baka una, nangangailangan sila. Kaya lang, pag mga ganyan, pag demandahan na, di ba magtuturo kayo kung sino yung mastermind. Yung mastermind, dededmahin kayo. Or hindi kayo kilala. Di ba? Ang sakit. Kaya talaga. Oo. Pwedeng kayo yung mahuli, madimanda. Ayan. So talagang hindi nagbibiro si Maggie Wilson at yung kanyang partner na si Tim Connor. Dito, Ogie, nabasa ko din sa mga nag-post na hindi nila kilala si Maggie Wilson. Kaya nag-inubayan. Tapos nabasa ko din na parang 8,000 yata yung bayad sa kanila. 8,000? Nabasa ko sa comment section. Tinan mo, 10,000 dapat yun. Less 20% commission. Paano? Imagine niyo para sa 8,000, totoo man yun. Diyos ko, ang liit niya, ano? Nakakaloka. Sana man lang milyon ang halaga para hindi naman nakakahiya, mapahiya kayo. Diba? Diyos ko. Pero tama sabi niyo, Tito Ogie, kanina, baka may matinding pangailangan. Dahil isang content creator, sinabi niya na na-scam daw siya ng 30,000, kaya pinatulan niya yung 8,000 para mabawi yung na-scam sa kanyang 22 pera, pa. 30. Kaya diba, ganyan ba ang halaga ng inyong dignidad, ng inyong dangal? Diba? Hindi porke may bandwagon sa ganyan, sasama na kayo. Oo, diba? Alam nyo namang mali, gagawin nyo pa. Hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng mag-partner kung magdedemanda sila. Sa mga hindi naman nakakaalam kung sino si Maggie Wilson. Siyempre, noon pa namang controversial si Maggie Wilson nung paghihiwalay nila ng negosyanteng si Victor Consunhi. Yes. Ng, ang pagkakaalam ko, Victor Consunhi Development Corporation. Developer sila ng mga subdivision. Tapos naghiwalay sila noon. Yes, Nay. Na medyo masalimuot yung pag-iwalay. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Nasa korte pa yon. Tapos may child custody issue pa yan. Anyway, so yun po. Baka kasi nagtataka kayo, sino ba yan si Maggie Wilson? Ayun po yun. Pamangkin ni Gloria Diaz. At siya isang beauty queen, Tito Oy. Miss World, if I'm not mistaken. Bakit may if I'm not mistaken ka na ngayon? Kasi makanagkawal at may disclaimer na agad.
Ay, medyo matagal-tagal na rin. Oh, so yun. Anyway, tingnan natin kung napatawad na nga ba ni Maggie Wilson itong mga influencers na nabili, na nabayaran para i-post ang kasiraan sa kanya. Mm-hmm. Yan ang ating antabayanan. Pero dito, Ogie, malungkot din talaga ako. Bakit? Eh, syempre may naalala din ako dyan sa mga napahamak na yan. Hindi ganyan nangyari sa akin kaya binirin ko ng boyfriend ko. Dahil? Eh, sabi niya sa akin, pinahamak ko daw siya. Sabi ko, saan? Bakit kita pinahamak? Tapos sabi niya, eh di ka pinadrawing ko sa'yo yung project ko? Ayun, na-very good ako ni ma'am. Ang ganda daw. Kaya ang score ko, perfect 100! Ba't nagagalit pa sa'yo? Kaya nga sabi ko, eh bakit nagagalit ko? Anong pinahamak ko sa'yo eh? Nakakuha ka nga ng 100, ang taas ng grades mo. Ang sagot niya, ayun na nga ang problema. Dahil ako ang naka-perfect score, ako ang ilalaban ni ma'am sa on-the-spot inter-school poster-making contest! Ayun, nagalit palalo sa akin! Sa sobrang galit, pinirig tuloy ako. Ayun. Ginalingan mo naman kasi, Josa. Eh, syempre artist ako. Medyo nag-aad ako sa kanya para matuwa siya sa akin. Nagpa-impress ka. Oo, napahama ko lalo siya. Eh, ikaw naman kasi, Josa. Ginalingan mo naman masyado pala. Eh, kasi nga ako ay fine art. Anong fine arts ka? Nakakurso ka. Ano ba? Ano ba dapat? Fine arts graduate. Basta magaling ako mag-drawing. Yung sa'yo. Nakakaloka. Anyway, ito hindi to drawing ha. On the spot, pumunta kami ni Loy. Yes! Oo, kanya-kanya kami ng toka. So si Loy, pinapunta ko sa Mega Mall. Since ano ka rin naman doon? Yes. Invited ka, no? Dahil nga, yun ay premiere night ng... A Very Good Girl! Ang inaabangang pelikula ng taon, di ba? Samantalang ako naman, since nakatanguna ako, nahiya na ako kay Ruru Madrid, doon ako tumungo sa kanya. Doon sa black screening ng ating kaibigang may-ari ng Dampa Seafood and Grill dyan sa Scout Limbaga na si Vin Melad at si Christine, ang mga asawa nito. Sa pelikulang Video City. Be Kind. Please Rewind. Ay, may ganon. Very Betamax VHS, ha? Ay, hindi. Ang galing. Ang ganda ng movie. Kaya nalungkot ako. Sabi ko, last week pa pala to showing. Tapos ipa-ending na. Sabi ko, oh my God, ang ganda ng pelikula. Naiyak ako. In fairness, maganda. Mahusay yung director nun. At ang husay ni Ruru Madrid tsaka ni Yassi Pressman. Sobra. Oo. In fairness. Kaya nung kausap ko si Ruru, sinabi ko sa kanya na napakahusay mo, yung nuances mo, yung atake niya sa role. Hindi ko naaalala na siya si Ruru, kundi siya yung character. Ay, bongga. Galing. Eh, speaking of magaling na, eh, Diyos ko, napakahusay ni Catherine Bernard tsaka ni Dali De Leon. Diyos ko, umusok ang social media. Mga director na mismo yung pumupuri sa acting niya. Na siya daw isang legit na actress. At sunod yung chant yung mga fans nung pagkatapos, best actress, best actress. Ang galing. Sobra. Napakahusay nila. Hindi sila nagpatalbugan yung ni Miss Dali De Leon. Talagang, manonoring ko yan. Oo, nai. Makita mo talaga yung bigaya nila. Yung generosity nila sa isa't isa. Walang sapawan. Walang sapawan, walang overacting, walang gano'n. Alam mo yung kung ano yung kinihingin ng character na bigay nila. Kaya naman, Diyos ko po, lahat pati yung mga artista na nanood, ang dami. Puring-puri din kay Catherine, tsaka kay Dali. Andyan sila, Alden Richards, at saka si Julia Montes. Andyan si Joshua Garcia, Ria Ataide, andyan din si Francette, andyan si Mavi, at saka si Kailin, si Darren Espanto, at saka si Kyle Echari, nakita ko din dyan. Si Maha Salvador! Andyan din na talagang all praises na lahat kay Catherine. Siyempre yung mga bosses natin na, sa ABS-CBN. Yes, andyan. Si Direk Loren Jogi, si Direk Royal Bayani, si Sir Louis Andrada, andyan sila, nakita ko sila. Andyan din ba si CLK? Yes! Si Sir Carlo Katigbak, at andyan pa mga executives ng ABS-CBN. Nandun ba si DJ, si Daniel Padilla? Wale! Bakit?
Eh, kasi nai nasa Spain. Ah. Oo. Pero, ang sweet. Pagdating ni Catherine dun sa ano niya, chair niya, meron ang bukay ng sunflowers na nandun. Na apparently galing kay Daniel. Ang sweet. Anyway, ako panonoorin ko yan. Dahil ang dami kang nababasa sa mga Facebook account ng mga friends ko na nakapanood. Mm. Katulad ni Direk Joey Reyes. Super puri siya sa pelikula. Yes. At kina Catherine at kay Dali De Leon. Yes, at saka si ano, Attorney Joji. Si Attorney Joji. Oo, ano, diba? So, sabi niya, halimaw daw ang acting ni Catherine Bernardo. Eh, yung mga comment nila. Mm-hmm. Anyway, congratulations. Box office na naman ito. Sana! Dali naman talaga yung hope nila na sana maging masigla ulit yung pagpunta ng mga tao sa sinehan. Correct. Dahil sa pelikulang ito, di ba, Nay? Oo. Oo. Kasi nakaka-proud talaga, Nay, yung klase ng pelikula na syempre, sabi nga nung iba, grabe no, nagsugal yung ano, Star Cinema para gumawa ng ganong klaseng movie. Galing, ang galing. Congratulations! At syempre, ako naman na hinayang na hinayang dahil I'm sure konti lang nakapanood nung Video City. Mm. Ang ganda ng movie. Masyari para ako mapaiyak ng pelikula na yun. Grabe. Oo nga. Oo, ang galing-galing ni Ruro. I love you, Ruro. Gusto ko tuloy mapanood. Sana ma-extend. Diba? Oo. Sana ganun din sa Video City, you know? Pero wala lang. Nanghinayang lang ako. Hindi masyadong na-i-promote. Pero magandang movie. Alam mo, nabasa ko na lang sa Twitter, no? Dapat pala si Ina Evans mag-host ng red carpet. Siyempre, papasok din sa lobby para mag-host, di ba? Hindi natuloy. Eh, kasi nga, parang may nakiusap kay Ina Evans na huwag nang ituloy yung pag-host. Kasi nga, medyo yung mga fans si Catherine nagre-react. Oo. Bakit? Dahil hindi pa rin daw makalimutan ng ibang fans yung ginawa ni Ina Evans na tweet against Catherine noong 2012. Para napamura pa si Ina Evans. Tapos sabay sabing, Catherine, wala kang originality. Ay? Oo. Doon nag-ugat yun. Doon nag-ugat yun. Tapos, pati si Director Net Downey nga pinulot din yung mga comment niya sa Twitter na hindi pabor kay Catherine. Ay, nakakaloka naman. Oo. 2012 pa pala na. Ang dami naman na siguro nagbago kay Ina. Oo. Eh, meron naman na yata mga tweets si Ina na positive about kay Catherine. Oo. Ako, feeling ko, character growth ito. Character development. Kay Catherine, kay Ina, at kay Director Netha Downey. Diba, kumbaga, habang tumatagal, syempre, dapat natututo tayo sa mga nakaraan natin. At siguro yung kay Ina Evans, yung kay Director Net, diba, siguro napagtanto na rin nila, eventually, na mahusay talaga si Catherine. At yung mga ganong comments kasi, nakakapagpatibay yun eh. At pinapatunayan talaga ng artista na patutunayan ko sa inyo na mali kayo sa inyong opinion. So ito na ngayon si Catherine. Best actress, box office star. Yes. Diba? Siguro nakatulong kay Catherine yun. At syempre, sabi nga ng mga tao, diba? Kung yun ngang artista, hindi nagre-react. Ba't yung mga tao sa paligid ang nagre-react? Ayun nga. Kung yung artista mismo, hindi affected. But yung mga nakapaligid affected. Pero syempre, matuwa na tayo dahil tiningin naman, hindi naman pag ganun si Catherine. Para patunayang atama nga si Anthony Downey or si Ina Evans. Pag ganun. So ngayon, buong ganun si Catherine. Diba? Ang ganda lalo. Oo, lalong gumanda, lalong humusay, lalong pinatunayan ang kanyang craft. Yes. Diba? Kung saan siya nandong pedestal ngayon, tinitingala si Catherine. After 11 years, after diba? 11 years, diba? 2012 to 2023, oh, diba? Oh, oh. Ang laki naman na tayo siguro ng in-evolve ni Catherine Bernardo. Oh. At saka may mga puri din si Ina Evans dito kay Catherine. Oh, oh. Lalo na nung pinalabas na yung Too Good to be True. Oo, punay puri. Tapos kaya nga, ang sabi ng bakla, sana nakikita din ng mga fans yun. Na may mga puri din ako kay Catherine. Hindi, ito na nga, nakakaloka ito. Oh. Since na-call out si Joey De Leon, dun sa Lubid
word niya na kung ano yung mga sinasabit sa leeg na hindi naman niya na-justify kung bakit lubid yung sinabi niya. At syempre, naisip ng mga netizen na, uy, saglit, parang may ano yan, may mental health issue yan or parang ano, parang nagsiself-inflict yun. Parang sinasaktan mo yung sarili mo dahil lubid yung binanggit. Syempre, wala namang rason na sinabi si Joey De Leon. Pero, okay, so yan ay nakarating sa MTRCB at yan ay tinatalakay sa kasalukuyan. Ano? At hindi rin yan ipagsasawalang bahala ng MTRCB dahil kinocall out din nila ang MTRCB na mas malala yan kaysa sa icing, di ba? Ay, oo, sabi ng iba. Oo, dahil kahit akman ako, personally, mas malala nga yung lubid. Kasi kahit sabihin mong lubid yan, iisipin ng mga tao, bakit lubid? Kasi B-I-G-T-I-A. Ay! Ganon, di ba? Kaya hindi rin maganda. Kaya hindi namin mabanggit dito. Di ba? In-spell. Oo, in-spell out ko na lang. Kasi nga, parang ayaw rin natin silang bigyan ng idea na gamitin nyo yun. Wag, please, wag. Oo. Ha? Kaya yun, ako ha, kung hihingin yung opinion ko, mas mabigat yung lubid kaysa sa icing. Kaya dito medyo nandun na naman sa alanganin si Chairman Lala Soto. Oo, kung anong desisyon ang ibibigay ng board members ng MTRCB dun sa lupit. Pero humingi na ng dispensa. Sumulat na ang pamunuan ng EAP. Ay, oo. Na signed by Jenny Ferre. Oo, at ang sabi nga niya ay bilang siya yung kinatawan ng EAP. However, some viewers interpreted the utterance of the said object to be an insinuation of SUICIDE, which is a very sensitive and triggering subject. In this regard, the whole EAT management is regretful and apologetic to those who were offended by the said utterance. Rest assured that we are one with NTRCB in advocating a responsible viewing experience for the public. Ito nga, na ang nakakaloka dito, no? Oo. Yung ilang netizens ay may hinahanap pa. Ano? Oo. Yung sinasabi nila na, Joey De Leon, nagbanggit ka ng lubid, pangit yun. Kailan ka naman magsasorry? Magsorry na yung management. Ang mas gusto namin marinig, ikaw, magsorry ka. Parang ganun ang gustong sabihin ng mga netizen. Bakit daw ang management ang nagsasorry instead of si Tito Joey? Samantalang nung kay Wally Bayola, ay oo, agad-agad nag-apologize nun sa live TV. Oo, si Wally. Mm. And speaking of lubid, sinabi ng MTRCB na hindi pa dumarating sa kanila mula sa legal department ang formal complaint sa issue ng lubid ni Joey De Leon at ito'y kanilang pag-uusapan pa lamang. Samantala, kahapon ay ibinaba ng MTRCB ang kanilang desisyon sa motion for reconsideration ng ABS-CBN sa icing incident sa It's Showtime ni Vice Ganda, Ryan Bang at Ayon Perez. Denied ang kanilang apila sa botong 27-3 mula sa 30 board members ng MTRCB. Bukod dito, naitanong din ni MJ Felipe si Chairwoman Lala Soto kung ito ba ay aayon sa call ng mga netizens na siya ay magbitaw na bilang chairman ng MTRCB. Pero hindi raw niya pagbibigyan ng trip ng mga detractors niya kahit pa masyado siyang idinidikit bilang anak ni Tito Soto na host ng kalaban ng It's Showtime. Samantala, bahagi naman ng press statement ng ABS-CBN bilang sagot sa suspension na pag-iisipan nila kung ano ang next option habang nagpapasalamat din sila sa lahat ng mga nagmamahal sa It's Showtime kasabay ng pagsasabing hindi pa naman totally suspended ang It's Showtime at pwede pa itong mapanood sa A to Z, Kapamilya Channel, GTV at sa iba pang social media platforms ng ABS-CBN. Despite the issues, ay patuloy pa rin ang pag-arangkada sa ratings ng It's Showtime. Ako, naniniwala ako, walang masama sa pagsasorry. Kung naka-offend ako, sorry. Ganun lang naman yun. Kasi pwedeng siya hindi na-offend. So, dun sa mga na-offend ko, sorry. Kung feeling natin parang, nga, naka-offend ako sa ibang sensibilidad ng mga tao, sorry. Diba? Hindi kabawasan sa pagkatao.
ko sa pagkalalaki ang paghingi ng paumanhin. Lalo na at alam natin sa sarili natin na meron mang ilan-ilan o maraming na-offend doon sa binigkas nating salita. Ito, Ogie, parang may pinariringgan ka. Gaga? Jex, ikaw ba yan? Hindi naman, parang may pinatatamaan. Wala. In general yun. Dahil kahit naman tayo, kahit naman tayo rito, maka-offend tayo, hingi tayo sorry. Artista o hindi, di ba, Nay? Oo. Ordinary yung tao o sikat na tao, di ba? Ganun naman. Pag halimbawa, feeling mo, meron kang mga na-offend na tao, kahit hindi lahat, and you feel na you owe them an apology, di ba? Oo. Yung iba kasi, di ba? Pag, syempre, pag malalaking tao na, parang hirap na sila, parang ikababagsak ko to pag humingi ako ng sorry. No! No, mas yayakapin kayo ng mga tao pag kayo'y nag-sorry. Lalo na kung sincere ang paghingi ng sorry. Magbabalik po ang labas. Ako, Tito Ogie, nag-sorry ako sa nanay. Ah, talaga? Bakit na-offend mo siya? Hindi ko alam, Tito Ogie, kung na-offend ko siya. O, bakit? Oh. Eh, basta nilang niya ako pinasok sa kwarto. Oh. Sabi niya, "Hoy, Diyosa! Oh. Nakita ko na naman ang mga post mo. Oh. Titigilan mo na ganyan kaka-filter mo sa mukha mo. Oh. Baka magulat yung mga tao pag nakita ka sa personal. Filter ka ng filter, hindi mo na ikinaganda." Si Mother. Oo nga. Kaya nag-sorry na lamang ako sa inay. Kaya sabi ko sa inay, "Inay, sorry na. Eh, wala naman akong magagawa kung dugo mo ang nananalaytay sa akin." Offended ka po yung gusto. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa mga manonood po namin dyan, sana hindi po kayo offended. I-follow niyo po sana kami. Napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At yes, syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manonood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Sana po i-follow niyo po ako sa aking social media accounts. Sa TikTok, sa Twitter, sa Instagram, at saka sa Facebook. And thank you very much, Dr. Hayapaki sa Victoria Skin. For my skincare, dyan po sila sa Victoria Tower, sa EDSA, malapit sa GMA. And thank you kay Ryan Ablaza Uson. Kay Ryan. Kay Ryan. Excited na kami. Thank you so much sa iyong bonggang creation. Diba? Siyempre, natin kami ni Loy ng ABS-CBN po. Yes! Na ang suot namin ay Raw Uso. Yes! Oh. Abangan nyo! Ayan. Diba? And thank you, Dr. Jesus Solis, or Jesus Conscious Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan po yan sa E. Rodriguez sa tapat ng Christ King Church para sa aming gorgeous na mga ngiti. Diyos, ha? Please subscribe! Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking mga social media account. Diyos, yes, po ko lang po sa TikTok, fanpage, at saka sa YouTube. Siyempre, salamat din sa Ideal Vision, sa aking salamin. Ayun. Thank you, Ideal Vision. At syempre pang aking panayang naman sa isang kontrobersyal na personalidad. Sine? Na tinanggalan ng social media accounts. Kilala ko ba to? Oo, parang unti-unti ay tinatanggalan siya ng platform, ang kanyang tinig. At syempre, sino pa nga bang ating tinutukoy? Eto. Ano pakiramdam na walang ka ng platform? Kasalanan mo kasi. So, kung laos na ang mainstream sa'yo, ikaw ang uso? Kung di laos, di patunayan mo. I don't judge them. O, paano mo sinasabing you don't judge them, pero sinasabihan mo silang laos? Nakatutok lang ako sa mali. So, mali yung pagkain ng icing? So, kung ganun, sinisita mong lahat ng tao dahil mali sila, so lahat ng ginagawa mo, tama? Ano ba ang narating mo sa buhay para pakinggan ka namin? Anak ko ng general. Ang nag-alaga naman sa akin, ex-convict. Yun yung yaya ko. Doon ako nasasaktan. Kaya pinili kong lumakas. Pinili kong sumikat. Nako, yeah. Siyempre, ang aming harapan. Oo. So, talagang hindi ako nagpatinag sa kanya. Yes. Oo. Kaya kailangan niya sagutin ng mga diretsa akong tanong. Di ba? Oo. Diyos ko, nakakaloka. Abang-abang. Panoorin niyo po yan sa Ogiediaz Inspires. Yes. Okay? At siyempre po, maraming salamat sa Celeb Skin at sa Premier Drip para sa aking skincare. Ayan, oo. Kinis-kinisan ng lola mo because of the Celeb Skin. Wow. At Premier Drip. Magpa-drip po kayo dyan ako. Bongga.
Oo, at marami silang promo dyan. No? Diba? Hi, Sir Glenn! Oo, at syempre maraming salamat sa The Hungry Seeds. Oo, nagpakain sa atin ng baked lasagna, baked salmon, at ang baby back ribs nila. Yeah. Napakasarap din ang kanilang nachos. Ayan. Oo, the best ang kanilang lasagna dyan. I-try nyo. Hindi kayo mapapahiya. Yeah. Promise. At syempre pa, ito po uli yung lingkod. Papa Osin, Ogie Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag naman po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Yeah. I-chika mo na dali.